Andito ako ngayon sa morgue, magbabalsa mo ako. Matagal-tagal na hindi ako nakapag-vlog dahil yung mga ina-upload ko sa aking YouTube channel talagang ewan ko bakit ayaw tanggapin ni YouTube, sa totoo lang. Kaya muli susubok tayo, sana hindi tayo bawalan ni YouTube. Sa mga iyakin dyan na hindi ako nagpapakita ng patay, umiyak lang kayo ng umiyak. Kukunin pa lang yung patay kaya sasama ako. Ayun, start na tayo. At tanggal na ko muna ng dami. Ang ipapaliwanag ko naman sa inyo is yung pagkuha ng ugat or ng artery. Sa pagkuha ng ugat, dumidepende tayo sa kondisyon o kalagayan ng patay. Kasi minsan, may patay na manas. Katulad dito, medyo manas. Dahil minsan, may mga patay na biglaan yung pagkamatay katulad ng mga inatake. Yan, walang mga manas yung ganyan. Pero kapag ganitong klase ng patay ang babalsamuhin natin, lalo na manas, obligado na sa leeg tayo kumuha ng... Bakit? Kasi karaniwan sa braso kumukuha. Sa braso, brachial artery. Ngayon, kapag sa braso kumuha ng artery ang sa isang patay, marami pa ngayon dadaanan na ugat para mag-circulate sa loob. Pero kung dito tayo sa may leeg kukuha, dadali siya agad sa puso. At ngayon, pagdating sa puso ng formalin, kakalat na siya ng tuloy-tuloy. Hindi katulad sa braso, marami pang dadaanan o bago mag-circulate ng tuloy-tuloy. At lagi natin tandaan, lalo na't manas, obligado pa rin na ma-preserve natin na maayos yung ulo ng patay. Dahil kapag hindi na-preserve ng maayos yung ulo ng patay, pinakamabilis siya na mabubulok habang nakapuroy ang isang patay. Lalagyan ko muna ng bulak yung bibig ng patay. Mamaya kukuhanan ko rin ng item. At ayun, ipapaliwanag din ako isa. May ina nga nagko-comment sa akin tungkol sa hindi ko pagpapakita ng patay. Kung minabasa pa ako na daw eh, parang lang daw ako nagmamasa ng tinapay dito. Tagal ko nang pinaliwanag to, pero ulitin ko lang. Paggalang yun sa patay. Paggalang sa pamilya ng namatay. Ayoko lang magano eh, mag-mention ng pangalan eh. Baka umiyak ng todo sa comment eh. Saka yung sa nagko-comment ka pala, kung gusto mo makakita ng patay, magtrabaho ko sa puneraryano. Hindi yung ako kinukulit mo. Naayusan ko na ng bulak yung bibig ng patay. Kukuhanan na natin siya ng artery sa leeg. Sa pagkuha po naman ng artery, diba ito? Ito pinakalaman nito. Ito yung pinakalalamunan. Laman, lalamunan. Dito sa may gitna. Dito sa pagitan. Dito mo makukuha yung right common carotid artery. Nakuha na natin yung artery sa leeg ng patay. Ngayon, kapag nakuha natin yung artery, may inilalagay tayong tali. Para saan yung tali na to? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ito yung pinaka-artery. Ngayon, tatali natin yung artery na yan. Magkabila. Nakaalala yun lang yung tali na yan. Tapos, dito sa may gawin iba pa, magtatali din tayo. Hirap kong ginagawa ko pagpapaliwanag. Halimbawa, yan. Diba, dalawa yung tali na to. Dito kasi, maghihiwa tayo para dun ipasok itong artery needle. Kapag naipasok na to sa loob ng ugat, tatali yan para yung pumapasok na formalin hindi rin lalabas. Kaya tayo naglalagay ng tali. Kasi may pressure yung loob niyan. Kaya kahit na sakto yung maging hiwa natin, yung maipapasok lang yung mismong artery needle, lalabas at lalabas kaya kasi malakas yung pressure sa loob ng ugat. Lagyan na natin yung tali sa mismong artery. Hihiwa na tayo sa mismong artery para doon ipasok yung artery needle. Naipasok na natin yung artery needle, ibubuhol natin ngayon yung mismong tali para mapigil yung pressure na pwedeng lumabas na formalin. Ngayon, habang nagbobomba tayo, yung kaliwang kamay natin is kailangan gumalaw para maiaayos na
iyong mukha habang nagkakarga o pumapasok ang formalin. Tapos na nating kargahan yung kanang bahagi ng ulo o ng mukha, pababa naman tayo doon sa mismong puso. Ngayon, kapag ka naipasok natin at dumali na sa mismong puso yung formalin, kakalat na yun sa buong katawan. Depende na lang yun kung may mga parte na namuuntubo sa ugat, kaya hindi tatalab yung formalin. Tapos na tayo magkarga sa artery, rekta na tayo, o yung gagamit tayo ng tubo na to. Ngayon, ang susunod na clip, papakita ko sa inyo yung binibilisan na yung patay hanggang sa paihatin natin sa mismong pagbuburulan.